bang religion mo, Brother Reed? Well, kung nasabihin ko ang aking religion, kaibigan, ang mangyari ganito. Yung mga protestante, hindi sila mag-attend sa aking seminar kung sasabihin ko ang aking religion. Bakit ba? Dahil alam nila ang kailang motibo, ah, aagapin naman yan. Pero kaibigan, kung may mga Catholic naman, hindi din sila mag-attend sa aking seminar. Bakit? Dahil ganoon din ang kanilang motibo. So ngayon, kaibigan natin, kung ipapangako ko po ng ating titingnan, ang Biblia lamang at ating i-set aside ang ating mga differences sa religion at sama-sama tayong mag-aral sa banal na salita. Kaya po ba yun? Banal na salita lang po ang ating pag-aaralan. Wala na iba. May tanong kayo? Pwede yun. Dahil isa lang naman ang ating textbook, ang Biblia. May Bible ba kayo sa inyong bahay? Yes! Kung may Bible kayo, kaibigan, lahat ng mga texto po dito, i-take note niyo po yun. At i-review niyo po sa inyong tahanan at tingnan niyo po kung tunay ba at totoo ba ang inyong na-attend sa seminar o inyong na-basa sa seminar. For example, kaibigan, pagdating natin sa langit, doon sa pintuan ng langit, siguro may anghel at may sabi yung anghel, "Uy, Brother Reed, ano bang iniyon ka? Saan ka ba nag-iniyon?" Sabihin ko siguro, ako ay galing sa Protestante na iniyon. At sabihin siguro ng anghel, "Okay, kaya dahil Protestante ka, dito ka sa Protestant village." At may Catholic naman, sasabi naman, "Catholic ko ako, angel." At pupunta naman ng angel, "Okay, doon ka sa Catholic village." Ganun ba ang mangyari sa langit, kaibigan? Hindi. Wala po tayong iba't ibang mga bahay po doon. Tayo po ay magkakasama. Amen? Tayo po ay magkakasama sa langit, kaibigan. Kahit anong lihim ka, anong doktrina meron ka, ang ating titinan ngayon gabi, kaibigan, ay ang ano ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang ating textbook, kaibigan. So, kaibigan, ngayong gabi, ating pong titinan, by the way, hindi mo po makalimutan, hindi din po ako pumunta dito para kunin ang inyong mga pera. Maraming mga nagsasalita kasi, mga preachers, mga evangelists, na half of their time, magbabahagi sila. Ngunit half of their time naman, kaibigan, nalilingin lang pera, mag-aabot ng mga envelope para ikaw ay magbigay ng pera. Hindi po natin yung gagawin dito. Libre po ang seminar na ito para po sa ating lahat. Kaya, hindi po natin gagawin dito, kaibigan. At i-encourage po lahat na mag-take note na kaibigan. Napaka-importante ng pag-take note. Upang sa ganyan, kaibigan, ang inyong lahat na matutunan ay nakabase kung ano ang sinasabi ng video. Before tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin, Panginoon, maraming salamat. Nakita po namin ang inyong kadakilanan at inyong kapangyarihan. Sa amin po pagpalit ng Panginoon sa dakil nito, ay amin po nadama na ikaw ay naging magtagpagtagumpay sa aming desisyon sa dito. Maraming salamat sa mga taong dumano. Ikaw po ang siyang kundigo sa kanilang mga buhay at puso upang makinig ang inyong banalan sa amin. Nawa sa dakil nito, ang pag-aaral, amin pong makikita kung ano po ang inyong plano sa aming buhay. At nang sa ganun, amin maitayo ang aming panatapangin sa inyong paraan. At amin hindi sa inyong paraan sa inyong Amen. Welcome po muli sa ating Mysteries of History and Prophecy. Kaibigan, ang ating kumpiti ko ngayong gabi ay Mysteries of Bible Prophecy. Mga mystery! Ano yung kaibigan sa mga ang mga misteryo ito? Napakaraming mga misteryo sa ating mundo. Gusto natin yung mga misteryo yung mga pelikula, misteryo yung mga aklat, misteryo yung mga dako o mga lugar. Kagaya na po nito kaibigan, doon po sa Indus or Andes Mountain, ito po ay ginawa ng mga Incas. Ano po yung mga Incas? Napaka-misteryo dahil itong siyudad na ito o lungsod na yan, ay kanilang ginawa doon sa tuktok ng bundok. Napaka-misteryo, kaibigan, hindi alam ng kahit niyo mga researchers kung paano nila ito ginawa. At hindi lang yan, kaibigan, may mga misteryo ng Stonehenge doon po sa ibang dako ng mundo. Hindi ko natin alam kung paano yan nilagay dyan yung bato niya. Paano noon? Hindi ko natin alam. Yan po ay misteryo. At hindi lang po yan, kaibigan, may mga makita ko tayo sa ibang dako ng mundo na inyong mga bato na kagaya ng isang mukha.
Hindi ko alam kung paano tayuin yan. Yan ay napakamalaking misteryo. At hindi lang yan kaibigan. Kahit na dito sa Pilipinas, may misteryo tayo. Siguro nakarinig na kayo ng Yamashita Gold. Narinig mo yun? Yamashita Gold? Na ito daw ay nilagay sa isang kuweba dito sa Muna Sansol. At kahit ito, hindi pa yan naging malinaw sa karamihan kung ito ba talaga ay totoo. Tunay. Misteryo. Kahit dito sa Pilipinas, Yamashita Gold. Ngayon kaibigan, ang Biblia din ay puno ng misteryo. Ang Biblia kaibigan ay puno-puno ng misteryo. Ito po ang mamahaling aklat na karamihan sa mundo ay binibili ang aklat na ito. Ang Biblia. Ngayon kaibigan, alam niyo ba na napakaraming mga tao may banal na kasulatan, ngunit napakaraming mga tao na hindi naiintindihan kung ano ang kanilang binabasa sa banal na kasulatan. Alam niyo po kaibigan, napakaraming tao na nagbabasa niyan. Ngunit, hindi na naunawaan kung ano talaga ang nilalaman nito. Naranasan niyo ba yung kaibigan? Na nagbabasa kayo ng Biblia ngunit hindi mo maunawaan ang iyong binabasa? Yes or no? Yes, nagkarasa tayo niyan. Basa lang tayo ng basa ngunit hindi natin alam kung ano ang ating binabasa. Napakamalaking misteryo. Yan ay misteryo, kaibigan. Hindi alam ang ano ang kanyang binabasa. At alam niyo, kaibigan, ang pinakamisteryo sa aklat ng Biblia o banal na kasulatan ay ang propesya. Itong mga nilalaman sa propesya. Kagaya naman po ito, kaibigan, sa aklat po ng pangayang o apokalipsis, sa English po, yan po ay revelation. Itong aklat nito, kaibigan, ang muling aklat ng Biblia ay napakaraming mga misteryo. Kagaya naman po ito, isang babae na nakasakay sa isang dragon na may pitong ulo at may sampung sungay. Yan po ay napakamisteryo, kaibigan. Yan po ay nabasa natin sa pangayag 17, chapter 17. At hindi lang yan. Sa Revelation chapter 12, kaibigan, dito po natin makikita ang isang babae na butis na nakatayo sa isang buwan at may isang dragon na naghihintay na kung kailan isisilang yung sanggol ay dun na kakainin ang sanggol na ito. Yan ay napakamisteryo din. Kaibigan, sa mga prophecy. At hindi lang yan, may tatlong anghel sa Revelation chapter 14 na lumilipad sa hinipapawid. Siguro dito sa Ordaneta Barangay. Hindi ko alam, baka nandito rin yung mga anghel na yan. Isang napakamisteryo sa aklat ng Apokalipsis. At hindi lang yan, kaibigan, sa aklat ng pangayag, makikita din natin ang isang misteryong marka at misteryong numero. Ano yung numero yun? 666. Nakarinig mo kayo ng 666 yung numero? Well, ay kaibigan nyo ba yun? Yung 666 niya. At ano yung kaibigan natin itong mababasa sa Biblia? Basahin ko natin sa Revelation 13:1-18. Ito yung sabi ng Biblia. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanilang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Ulo ko tayo? Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay, ano kaibigan? Bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanilang bilang ay ilan? 666. Yan po ay 666. Nabasa po natin mismo sa Biblia, kaibigan, na nandun pala yung numero 666. Pero atin po yung pag-aaral ng kaibigan sa ating susunod ng mga lektura. Eh, huwag po kayo mag-absent. Kahit ulan, pumunta po kayo. Dahil sisikapin niyo sa kanilang kaibigan na hindi tayo makadalo, dahil alam niya kung ano ang matutunan mo dito sa kanilang kaibigan. Kaya po kaibigan, huwag po kayong magpapigil sa Satanas. Sikapin niyo po na dumalod at dito po natin makikita ang tunay na sinasabi ng Biblia. At ito po yung anila kaibigan sa ating susunod ng mga lektura. Maraming mga tao ngayon ang sabi, dahil sa mga misteryo ito kaibigan sa aklat ng pahayag, maraming nagsabi ngayon na hindi mo talaga maunawaan ang Apokalipsis, yung pahayag na aklat niyan. Maraming mga tao na hindi nagbabasa ng Apokalipsis na nag-aaral ng aklat ng pahayag dahil kanila na ito ay isang saradong aklat, hindi maunawaan.
Pero ito ba talaga ay sarado kaibigan? Ito ba talaga ay isang close na aklat? Atin po ipasagot yung Biblia mismo. Wala po tayong opinion dito. Siyempre po sa Biblia kaibigan, sa Revelation 1 verse 1, dito po natin makikita ang sagot po niyan. Talaga pag sarado ang aklat na ito? Sabi po mismo ng Biblia, ano kaibigan? Apokalipsis. Ano ba yung ibig sabihin ng apokalipsis? Sa English po yan po ay revelation. Ibig sabihin, galing po yan sa root word na reveal. Tama? Ibig sabihin po yan, ito po ay opposite ng to close. Ibig sabihin, ito ay open book. Ito po ay isang bukas na aklat. Mismo nagsasabi ang Biblia na ang aklat na ito ay pinapangalan sino? Matay natin ang apokalipsis ni Mr. Kristo. Sabi sa ating kaibigan ng aklat ng pangalan, dito pinapahayag si Jesus Kristo at inilalantad ang Antichristo. Kaya pala kaibigan, sinisikap ni Satanas na hindi tayo makaunawa sa aklat na ito. Dahil alam ni Satanas na sa panahon na ating pag-aaral ito, makikita natin ang lahat ng kanyang mga plano at atin din makilala ng lubusan si Jesus Kristo. Kaya pala sinisikap niya, kaya pala pinipigilan niya ang mga tao na huwag kayong magbasa ng Biblia dahil alam niya na sa panahon na tayo magbabasa ng Biblia, ating maintindihan at maunawaan ang katotohanan ng Panginoon kay Jesus. Gusto niyo ba makilala pa si Jesus ng lubusan kay niya? Yes, yan ang dalangin ko niya na mas makilala mo ng lubusan sa Jesus. At may mga pagpapalag ng kaibigan na ating makukuha actually dito sa aklat ng pahayag sa panahon na natin itong pag-aaralan. Sabi ko dito, mapapalag. Ano lang? Mapapalag. Gusto niyo bang ganyan ang nangyari sa kaibigan? Mapapalag. Ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon, ano kaibigan? Malapit na. So may mga blessing na makukuha ang lahat ng mga tao mag-aaral sa aklat na ito. Kaya kaibigan, sa pagpunta nito dito, kayo pa ay magbiyaya na dahil tayo pa ay nag-aaral sa aklat na ito. Kaibigan, ang aklat ko ng pahayag ay may 404 na mga versikulo. At yung 276 po niyan, kaibigan, ay makikita natin sa iba pang mga aklat sa buong Biblia. So, ibig sabihin, hindi natin maintindihan at maunawaan ang aklat ng pahayag kung hindi natin pag-aralan ang buong Biblia. Bakit? Dahil lahat o yung kalahati po niyan ay nandoon sa ibang lugar ng banal na kasulatan. Kaya po hindi natin maintindihan ito, kaibigan. Kailangan natin saliksikin ang buong Biblia at ating maunawaan ang anong ibig sabihin ngayon. May isang aklat din, kaibigan, sa Biblia na puno ng mga hula. Sino ba makaguess ng anong aklat yun? Daniel, yes. Daniel, ang aklat ng Daniel. Isang maliit na aklat. Ito ay Book of Daniel. At bago natin pag-aralan ito, kaibigan, ang aklat ng Daniel at ang pahayag, atin muna titingnan ang isang prinsipyo, dalawang prinsipyo rather, kung paano natin maintindihan at maunawaan ang prinsipya. Una ko dito kaibigan, dalawang prinsipyo sa pag-intindi ng pangbubuna, una na, ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Ibig sabihin kaibigan, yan po ako na mabasa natin sa 2 Peter 1:20. Mabasa niyo kaibigan dyan. Ibig sabihin kaibigan, na hindi po kung ano ang sinasabi ni Elder. Hindi po yung sabihin kung ano ang sinasabi ng ating iglesia, ng ating simbahan, kung ano ang mga doktrina natin. Ibig nga sabihin kaibigan, sa panahon na ating saliksikin ang kula, kailangan ang Biblia natin gagamitin sa pang-explain sa kanyang sarili. Amen? Para hindi po tayo magkakahaka. Pangalawa po dito kaibigan, magkumpara ng Skriptura sa Skriptura. At ito i-compare ang Biblia dito kakonti at dito naman kakonti. Sa buong aklat ng Biblia ay ating saliksikin. Yan po ang mababasa natin sa Isaiah 28:9-10. Yan po ang dalawang mga prinsipyo na ibigay upang maintindihan natin ang pag-aaral sa hula. Ano yun? Una,
Ano yun? Ating only the scripture alone. Tama? At yung pangalawa, compare scripture with scripture. Ipaliwanag lamang ang pangunang gamit ang Biblia. No, okay, tigan. Sa gabi nito, atin kong titingnan ang aklat ng Daniel. Dito, kaibigan, sa aklat ni Daniel ay may isang kaharian na nagnangalang Babylonia. Sino po bang pamilyar sa kaharian niya? Siguro sa history po ninyo, di ba? May kaharian Babylonia na tinatawag na Babylonia, kaibigan. Samahan niyo po ako na mag-imagine po tayo noong 2,500 years ang nakaraan sa kaharian ng Babylonia. May isang hari po dito, kaibigan, na nagnanang si Hari Nebuchadnezzar. Ang kaharian ng Babylonia ay napaka-tibay, napaka-lakas, at ito po yung pinaka-matapang, pinaka-matatag na kaharian noong unang panahon. Wala pong kahit anong kaharian na siyang pwedeng tatalo sa kaharian ng Babylonia. At dahil po dyan, kaibigan, sa kantagal niyan, si Hari Nebuchadnezzar ay napag-isip-isip. Na bago po po yan ipagpatuloy, kaibigan, alam niyo po ba na ang Babylon, dito po nagsimula ang, na-mention po ito sa aklat ng pahayag, 6 times. Ilang times? 6 times. Napaka-interesting. 6 na numero, at nabasa din natin kanina na may 6 sa Apocalypsis. Hindi po ito coincidence, kaibigan, at ito yung pag-aaralan sa susunod mga lecture. Si Hari Nebuchadnezzar, kaibigan, nung siya ay nagtatanong, ano ba ang future, ano ba ang hinaharap ng aking kaharian? Noong nag-isip-isip po siya nito, kaibigan, binigyan po siya ng panaginip ng Panginoon na nagpapahayag patungkol sa history ng buong mundo hanggang sa pagparito ni Jesus. Ito po yung pagpahayag ni Jesus sa future, sa hinaharap, sa panaginip ng hari nito, kaibigan. Tingnan po natin. Ngunit, nung siya ay gumising, nagising, kaibigan, ang masaklap na pangyayari ay hindi niya naalala ang kanyang panaginip. Kaya nga, kailangan siyang mag-rely kay Daniel, kailangan niya pumunta kay Daniel, Prophet Daniel, upang sabihin at humingin ng tulong sa kanyang panaginip. Ngayon, kaibigan, may mga pagkakataon siguro na tayo ay natulog, ngunit nakalimutan natin ang ating panaginip. May pagkakataon ba nun? Natulog kayo, kinabukasan, hindi niya na naalala ang iyong panaginip. Ganun din ang nangyari kay Hari Nebuchadnezzar. Ngunit, kaibigan, nung dati kasi panahon, yung panaginip ko sa kanila ay napaka-importante. Ito po ay sa kanila ang Panginoon ang nakikipag-usap sa kanila. Kaya kung gustong-gusto ni Hari Nebuchadnezzar na malaman kung ano ang panaginip, dahil doon na makikita at malaman kung ano ang gusto ipaliwati ng Panginoon sa kanya. Kaya na talagang nag-alala siya na hindi niya ma- laman ang kanyang panaginip. At kaibigan, pumunta siya kay Daniel at ito ang nangyari. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar, maipaanino mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niya on? Sino ang nagtanong dito? Si Hari Nebuchadnezzar. Patuloy pa natin ito, kaibigan. Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit ng mga, ano kaibigan? Pantas na tao. Ito po yung mga wise men. Ano po natin yung kwento, kaibigan? Di ba? Pumunta si Hari Nebuchadnezzar doon sa mga pantas dahil akala na itong mga pantas na ito, itong mga wise men na ito, ang siyang makapagbibigay ng solusyon sa kanyang problema. Ngunit siya ay nabigo. Patuloy ko natin dito. Nang mga taong inkantador, nang mga mahikuman, o nang mga manghuhula man. Patuloy po, kaibigan. Ngunit, may isang, ano kaibigan? Diyos sa langit na naghahayag ng mga bihin. Ibig sabihin, hindi ito kayang ipaninaw ng mga inkantador ng kahit anong mga pantas dito sa lupa, ngunit may isang Panginoon sa langit na siyang lamang ang makapagbibigay ng paaninaw sa hari na ito, kaibigan.
At siyang magpahinga sa hari ng Panginoon kung ano ang mga mangyari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Kaya kaibigan, may isang Diyos sa langit na siya lamang ang magpapahayag ng sikreto patungkol sa kaulihan ng mga panahon. Alam mo kaibigan, sa ating pong pag-aaral, gusto ko pong ibigay ang punto ito. Siguro marami sa ating buhay, mga pagkakataon, na pag may mga problema tayo, diretso tayong pumunta sa kapwa natin tayo. Ngayon, kung titignan niyo po ang kwentong Daniel, papatayin siya kinabukasan, pero nakatulog pa siya ng mahimbing sa gabi yun, kaibigan. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ay tunay na naniniwala sa Panginoon niya sa lahat. Amen? At ano nangyari? Sa kanyang pagtulog lamang, doon sinagot ng Panginoon ang kanyang hiling. Maraming mga pagkakataon, kaibigan, tayo ay parang naabala, o parang tayo ay nag-alinlangan sa lahat ng ating mga problema. Ngunit kulang lang pala tayo sa lingon at kilalanin natin ang Panginoon na kayang gawin ang lahat kahit gaano tayo ay imposible sa iyong Panginoon. Imposible ba kay Daniel, kaibigan, na siya ay maligtas sa panahon niya? Napaka-imposible. Isang araw lang binigay sa kanya. Kung ikaw siguro yun, siguro hindi ka makatulog buong gabi. Hindi ka siguro makatulog buong gabi kasi nag-aaral ka bukas, wala na, patay na ako bukas. Pero si Daniel, kaibigan, pagkatapos niya ang nanalangin kasama niya, mga kaibigan, natulog sila. Binigay natin sa Panginoon na. Hiniling na natin sa kanya. Siya na mismo ang gagawa ng solusyon. Natulog sila at pinakita ng Panginoon sa kanya mismo ang panaginip ng hari. Kaya, napaaninan niya ito sa hari. Sa Daniel 2:21-25, ano ba ang panaginip ng hari? Ito ang panaginip ng hari, mga kaibigan. Atin kong basahin ko dito. Ang panaginip ng hari, ikaw o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawan ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainan, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya'y kakilakilabot. Tungkol sa larawan ito, ang kanyang ulo ay dalisay na dito, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay kilat, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyon tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. At mga yaoy binasag. Nang magkagay ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga diikan sa tagarar. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang baton na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Daniel 2:31-35, kaibigan. At sabi ni Daniel, sa panahon na kanya itong sinabi doon sa hari, sabi ni Daniel, ito ang iyong panaginip, Hari Nabucodonosor. Kung ikaw siguro si Hari Nabucodonosor, kaibigan, na hindi mo naalala ang iyong panaginip at may isang tao na nagsabi sa iyong panaginip, ikaw ba ay makapagkatiwala sa tao ito? Yes, absolutely. Hindi mo alam kung sinong tao ito, ngunit alam niya kung ano ang iyong panaginip. Kaya kaibigan, si Hari Nabucodonosor, nung nakita niya ito, nalaman niya ito, lahat ng mga detalye sa kanyang panaginip ay bumalik. At sabi niya, ito nga ang panaginip. At of course, kaibigan, kung ikaw ay nandun sa harapan ni Hari Nabucodonosor, siguro sasabihin mo, ano bang ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin ng panaginip na yan, Daniel? Yun din ang tanong ng hari, kaibigan. Ano bang ibig sabihin ito? Yan ang ating pag-aaral, kaibigan. So ano ang kahulugan nito, kaibigan? Ito actually ang nakita ni Hari Nabucodonosor. Isang ulo na ginto, isang
dibdib na pilat, gitnang bahagi ng talso. Yung kanyang legs ay iron at kanyang paa ay iron and clay. At may isang bato na tumama dito sa paang putik na luto at binasag ang buong larawan niya. Yan po ang ating titignan ngayon, kaibigan, sa hindi nito. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi sa Daniel 2:38, sabi niya, ikaw ang ulo na dito. Siguro isang flattery kay Hari Nabucodonosor yan. Yung pagsabi ni Hari ni Daniel na ikaw ang ulong dito niyan. Ano yung kaibigan, kung titignan po natin, napakalinaw na sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan kung bakit ang Hari Nabucodonosor at ang kanyang kaharian ay nagpapasimbolo sa ulo na dito niyan. Bakit ba? Sa araw ng kaharian ni Hari Nabucodonosor, kaibigan, ang gintong ulo na yan ay ang Babylonia na namuno 605 to 539 BC. Siguro magtaka kayo, bakit pababa? Kasi pag BC po, kaibigan, sa history, yan po ay pababa ang kanyang pagbilang. Pagkatapos po, pagdating po ng AD, yan po ay paakyat na naman. Tayo po ngayon ay nasa AD. Dito po panahon ngayon ay BC, kaya pababa po sila hanggang maging 1 at babalik sa 1 pataas. Now, kaibigan, ang kaharian ng Babylonia ay pinasimbuluhan sa ulo na dito dahil noong unang panahon, ang Babylonia ang siyang may pinakamayaman sa dito. Pansin niyo lang po, kaibigan, ang kanyang yaman sa dito. Ang kanyang mga highways ay dito. Ang kanyang pinifinishing sa kanilang mga bahay noong unang panahon ay dito. Siguro ngayon, ano ang pinifinishing sa ating mga bahay? Semento. Pero noong unang panahon, kaibigan, ang kanilang pinifinishing yun ay ginto. At pati nito itong kamangha-mangha katotohanan, kaibigan. Yung templo lang ni Marduk, yung nasa loob lang ng kaharian. Ang templo ni Marduk, kaibigan, ay may napakaraming ginto doon na may 7,722 kilograms na mga ginto doon lang sa altar ni Marduk. Hindi po yan kasama yung buong kaharian. Yan po ay napakayaman sa ginto. At hindi lang yan, kaibigan, ang Babylonia din ay may hanging gardens. Ito po yung sulat sa Seven Wonders of the World. Hanging gardens, napakayaman. At ang ilog ng Euphrates, dito po dumadaloy patungo sa puso ng kaharian ng Babylonia. Na ito po ay mag-sustain sa kanila, kaibigan, ng 20 years. Na kahit hindi sila lalabas sa kanilang kaharian, sila ay makakain for 20 years. So kung papansin niyo po, paano talaga masakot ito ng ibang kaharian, pwede nga silang manatili sa loob for 20 years, magugutom yung lahat ng mga kaaway nila sa kanyang paligid, at sila ay busog na busog sa kanilang pamumuhay. At hindi lang yan, kaibigan, ang mga archaeologists ay nag-estimate na ang kanilang mga walls, ang kanilang mga pader, ay nasa 100 meters na kayang magkarera ang lahat ng kanilang mga kawal, ng mga chariots po nila. Magkarera sa kanilang mga walls. Napakayaman po nila, kaibigan. 30 to 100 meters ang taas po nito, ng pader na ito. Napaka-taas mo. Hindi po ito kayang sirain ng kahit anong mga bolo o mga sandata. Napakatibay ng kaharian ito, kaibigan. Kaya, kaibigan, si Hari Nabucodonosor na pag-isip-isip niya, ano ba ang hantungan ng kaharian ito? Kaya nga nagsulat siya sa isang batong iyan, isang takyas niyan, at sinulat niya, magpapatuloy nawa sa walang hanggan ang kaharian ng Babylon. Ang nakita niya, kaibigan, kung gaano talaga si Hari Nabucodonosor yung kanyang pagnanais na itong kaharian ito ang siyang mamumuno sa buong daigdig, magpakayaman. Pero ang tanong, ang kaharian ba ng Babylonia ay nanatili hanggang ngayon? No. Siya po ay namuno lamang sa mundo noong 605 to 539 BC. Yan po yung unang kaharian na lumabas po sa history. Daniel 2:10 sabi, at pagkatapos mo ay babangon ang, ano kaibigan? Ibang kaharian na mababa sa iyo. So, ibig sabihin, ang mga bato na pala ito, kaibigan, mahalagang mga bato na ito ay nagpapasimbolo sa ano? Kaharian. So, malinaw po yan sa propesiya. Huwag po kayong maguluhan.
Pag makikita po kayo ng isang bato na ganyan sa propesya, especially sa aklat ng Daniel, yan po ay kaharian. Malinaw po ba yun so far? Yan, katuloy po tayo ganyan. So may isang kaharian na babangon na mas mababa kaysa dito. Ano ba yung mas mababa kaysa dito? Silver or pilak? No, ang brilliant na mga nag-aakit po ngayon. Yes, ang pilak po kaibigan, at yan po ay nagpapasimbolo sa kaharian ng Medo Persia. Ano ba yung sumunod na kaharian ng Babylonia? According sa history, sumunod po yung Medo Persia. Medes at saka Persians. Ang tanong kaibigan, kung manatag ang kaharian ng Babylonia, paano ba sila natalo? Paano ba nasakop ang kaharian ng Babylonia? Alam niyo po ba kaibigan na yung Babylonia iyan ay pinahayag na po na siya ay matatalo at siya ay masasakop bago pa dumating ang sasakop sa kaharian iyan? 150 years in advance. Sinabi ng Panginoon na itong taon ko hindi pa naipanganak ang siyang tatalo sa Babylonia. Siya ang sasakop sa Babylonia. At yung taong yan ay walang iba kundi si Ciro or si Cyrus. Nakita niyo po yung gaano ka kamakapangyarihan ang salita ng Diyos? Na hinulaan niya na kaibigan bago pa dumating ang aktwal na pangyari na sabi na sa Biblia kung ano ang mangyari. Kaya po natin kaibigan, basahin natin yan. Sa Isaiah 45 verse 1, sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kayo? Kay Ciro. Pansin niyo po kaibigan, itong panahon ito ay hindi pa po naipanganak si Ciro. Pero nabanggit na po ng Panginoon ang kanyang pangalan na Ciro. Na ang kanang kamay ay aking hinahawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Sige po. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga ano? Pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasaran. Pansin niyo po dyan, kaibigan, yung highlighted po dyan, pintuan ng bayan ay hindi masasaran. Alam niyo po, kung babasahin niyo po sa Aklat ng Daniel chapter 5, ito po yung kwento kung paano humantong sa katapusan ang kaharian ng Babylonia. Dito po, kaibigan, ang hari na si Belshazzar, sa panahon yun, ay nakalimutan nilang sarahan ang pintuan doon sa River Gates. Ito po yung River Gates. May pintuan po yan dyan, kaibigan, para hindi makapasok yung mga enemy. At ang nangyari, ang ginawa ni Ciro, kaibigan, na nagawa siya ng diversion canal po dito, pina-divert niya yung tubig para hindi dadalo doon sa loob ng Babylonia. At ang nangyari, dahil bukas yung pintuan doon, yung gate doon, dahan-dahan pumasok ang mga kawal ni Ciro. At dahil nga kumpiyansa sila Belshazzar sa panahon yun, sila ay nagpiesta-piesta din sa loob. Akala nila na hindi sila mamamatay at masasako. Dahil nga, napakatibay at malakas ang kanyang karyan. Ngunit sa panahon yun, kaibigan, sa punto niyon, yun ang katapusan ng kanilang karyan. Napansin ko, kaibigan, na kahit ngayon sa museum, nagpapatunay na si Cyrus. May sign builder po siya. Ito po yung ginamit niya sa pagharap sa tubig upang ma-divert po yung tubig sa ibang daan. At upang makapasok po sila doon sa harian ng Babylonia. So meron po siya, kaibigan, ay namunong sa 539 to 331 BC. Dibdib at bisig na pilat. At bakit pilat po yan, kaibigan? Sa panahon po ng Medo Persia, dito po nagsimulang gumamit ng silver coins. At ang kanyang mga sandata sa panahon ito ay mga pilak. Napakaganda po, kaibigan. Malinaw na malinaw. Talagang totoo at tunay ang sinasabi ng Panginoon. Gamit lang natin ang Biblia, atin pong nasumpungan ang history. Atin pong nakumbine ang history at ang Biblia at tunay na tunay absolute na mga katotohanan ng ating tutunan po ito ngayon. Ang kasunod po ng kaibigan ay ang kaharian ng Greece. Sino po ba ang namuno sa kaharian ng Greece? Bago po yan, basahin po natin. Daniel 2:39. Lahat na tayo magbasa. Ready go? At ang ibang ikatlong kaharian na sanso na magpupuno sa buong lupa. Ito mga kaharian, kaibigan, ay world power. Super world power sila, kaibigan. Sila po yung namuno sa buong kaharian, sa buong mundo. Ito po ang panahon, kaibigan, ni Alexander the Great.
Yes? Kilala ba si Alexander the Great? Si Alexander the Great, kaibigan, sa mura ng edad, siya po ay nakasakop ng iba't ibang mga kaharian. At sabi nga ng isang historian, dahil sa kanyang pananakop, napakabilis ng kanyang pagsakop sa iba't ibang kaharian, kaibigan. Sabi ng isang historian, Historical Library, Arian Book, 17, chapter 12, sabi niya, ako ay kumbinsido na walang bansa, syudad o mamamayan na hindi naabot ng kanyang pangalan. Sino yan? Si Alexander the Great. At ano sabi niya, kaibigan? Sabi niya dito, para sa akin ay may banal na kamay na may hawak sa kanyang kapanganakan at mga gawain. Pansin niyo, kaibigan, hindi ko alam kung yung banal na kamay na yan ay talagang nagpapatnubay kay Alexander the Great sa pananakop sa iba't ibang mga bansa. Ngunit ang tanong ko ngayong gabi, kaibigan, yung banal na kamay na yan ba ay humahawak sa iyong buhay? Ang banal ba na kamay na ito, kaibigan, ng Panginoon siyang nagsubaybay at patuloy na nagpapatnubay sa ating mga buhay? Yan ang napakagaling good news ko sa ating kaibigan. Maganda ang balita ko sa ating. Dahil ang Panginoon ko natin ay isang Panginoon na patuloy ng papatnubay sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga po kaibigan sa Isaiah 58 verse 11. Basahin ko rin lahat. At papatnubayan ka ng Panginoon paminsan-minsan. Yan ba ang sabi ng Biblia? Sabi sa kaibigan, palagi. Yan po ay always kaibigan. Huwag niyo pong isipin na hindi po nag-ala ang Panginoon sa panahon na ikaw ay may problema. Sa panahon po na tayo ay may mga balatid sa buhay, ating unawahin at ating intindihin na palagi ang Diyos na riyan. Kayo po ba ay masaya dahil may Diyos? Tayo na patuloy na iniisip ang ating mga buhay at patuloy na sinisikap na ikaw at ako ay maligtas at patuloy na sinusubaybayan ang iyong hakbang sa buhay. Alexander the Great, sa panahon ito kaibigan, ganun din, tanso ang kanilang ginagamit sa kanilang mga espada, sa kanilang mga sandata, kahit na ang ilang panagalang ay tanso ang metal na ginagamit nito. Dito din nagsimulang gumamit ng bronze coins. Kaya po kaibigan ko, may mga gold po kayo ng mga coins, may mga silver po kayo ng mga coins, at may mga bronze po kayo ng mga coins, at may iron po kayo. Na-explain nyo po yan, kaibigan, yung mga kaibigan, na ito po ang history. Una, gold, silver, bronze, at saka iron. Napakasimple. Gamit natin yan, kaibigan. Ang Greece po ay namuno lamang sa buong mundo noong 331 BC hanggang 168 BC. At kaibigan, ano kaya ang sumunod sa Greece na kaharian? Ang sumunod po yan, kaibigan, ay ang ano kasunod sa Greece? Yung iron, yung bakal. Kung papansin niyo po kaibigan, saan ba ang pinakamahabang bahagi sa katawan ng tao? Yung binti, tama? Ang binti po ang siyang may pinakamahabang bahagi sa ating katawan. Kaya po pala kaibigan, na ito din ang description na binigay ng Panginoon sa kaharian ito. Ito po ay ang Rome. Ito po actually ang kaharian ng Rome kaibigan. Basahin ko na dito sa Daniel 2:40. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Panibhasay, ang bakal ay nakaduduro at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paano dinidikdik ng bakal ang lahat na ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Yan po ang kaharian ng Roma. Kung papasin niyo po natin kaibigan, sa panahon po ng Roma, dito po nagsimulang gumamit ng mga bakal. Yung sa panahon ng Roma kaibigan, dito po nagsimulang gumamit ng mga sandatang bakal, iba't ibang mga bakal. Namuno po ang Rome 168 BC hanggang AD 476. Yan po ay binti na bakal. Napakahaba po! Ano po? Napakahaba! Yan po ay mahigit 160 years na pamumuno sa buong mundo, kaibigan. At sa panahon po ng Roma, kaibigan, dito po isinilang si Jesus. Dito po dumating si Jesus. At si Jesus po, kaibigan, ay itinako gamit ang papang bakal. Si Jesus po ay nilagyan ng corona, gamit ang corona, or tinik ng mga corona na bakal.
Dito po ginawa sa, ng lahat ng mga pwedeng magawa ng Roma, gamit ang kanilang mga bakal ng mga sandata upang pasakitan o upang bigyan ng sakit ang ating Panginoong Hesus. Kaibigan, sa ating pong pag-aaral ngayon, si Jesus po ay namatay sa Calvary. Siya po ay namatay doon sa Calvary sa cross. Ang ating pag-aaral, tinag-aaral kaibigan, ay misteryo. Ngayon, kaibigan, ang ating pong napag-aaral na hindi lang po misteryo si Jesus ay hindi isang misteryo. Siya po ay isang Mesiyas. Siya po ang sentro ng historia at siya po ang tema ng propesiya. Amen? Lahat po kaibigan ay nakasentro kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil kung wala si Jesus sa propesiya, anong pag-asa ang ating mga kapatid? Noong naipapo po si Jesus kaibigan para sa iyong kasalanan, noong siya po ay nandun sa cross, siya po ay namatay para sa iyo. Siya po ay pinako para sa iyo. Na sana ikaw nawa ang mapako sana doon, pero hindi po yan ginawa ng Panginoon. Siya po mismo ang nagboluntary na maipako ang kanyang sariling buhay at mamatay doon sa cross dahil hindi niya gustong ikaw ay mahiwalay sa kanya habang buhay. Ano yung bigyan nung naramdaman ko po yung pag-aaral na ito sa tulong? Grabe yung sakripisyo na ibinigay mo. Dahil lang na ikaw ay takot na ako ay mawalay sa iyo habang buhay. Tiniis mo ang hirap. Tiniis mo ang sakit. Tiniis mo lahat para lang sa aking future. Balik po tayo kaibigan sa ating pag-aaral. Ang tanong kaibigan, may ibang kaharian pa ba na tumalo o sumako sa kaharian ng Roma? Meron pa ba? Ngayon ating mabasahin sa Biblia kaibigan. Ang Biblia po ay nag-hahayag po ito sa Daniel 2.41, sa ito dito. Daniel 2.41, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyo, at ang isang bahagi ay ano? Bakal, at magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niyao ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Pansin niyo po kaibigan, ito ay kahariang hati. Ito pala kaibigan, ang Roma ay hindi masasakop ng another na kaharian, kundi ito lang ay mahahati. Pansin niyo po kaibigan, hati na Europa. Nung sumunod po sa Rome, nahati po yung Roma. Ilan kaya na bansa nahati ang Roma? Guess po. Ilang paa meron kayo? O daliri meron kayo sa inyo pa? Sampo. Tama? Absolute ang ginawa ng Panginoon. Dahil may sampung daliri po tayo kaibigan, sampo din na mga kaharian na hati ang Roma. Amazing! Ang Biblia napaka-amazing kaibigan. Nakita ko natin dito na hindi ko lubos na maintindihan kung paano ito. Sa ating murang pag-iisip kaibigan, it takes faith to believe it. Amen? Kailangan maniwala tayo kaibigan dahil hindi natin maintindihan sa mas maraming pa. Pero, ito po yung sampung kaharian na nahati ang Roma. Yun po ay tinatawag ngayon kaibigan na divided Europe. Hati na Europa. Ito po yung Anglo-Saxons, France, alam niyo, Lombards, Burgundians. Ngayon po, yun po ay Germans, yun po ay Swiss, French, Italians, English, Portuguese, Spanish. At itong mga Heruli, Vandals, Ostrogoths, wala na ngayon. Well, magtatanong siguro kayo, bakit wala na yun ngayon? May propesiya po dyan kaibigan at ating kuyang matutunghayan sa ating susunod mga pag-aaral. At alam niyo po ba na dahil sa tatlong iyan na nawala sa sampung kaharian niyan, yan po ang dahilan kung bakit malalahan ang Antichristo. At ito yung pag-aaral kaibigan sa susunod natin yung mga pag-aaral. Dahil po dyan, ating malaman sa history na ang Antichristo ay lubas. Yan. Daniel 2:43. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila, ano kaibigan? Magkakahalo ng lahi ng mga tao. At sigan niyo kaibigan, magkakahalo ng mga iba't ibang tao. Ito po ay intermarriage, kaibigan. Sa panahon pong ito, kaibigan, atin po nakita na ibang mga leaders sa iba't ibang bansa sa sampung kaharian ito, kanila pong ginawa ay ang intermarriage.
makikita niyo po nga kaibigan sa Europe, may mga alliances na silang ginawa upang mas madaling magkaisa dahil may intermarriage na nagagawa o nangyayari sa kanilang mga blood, royal blood kaibigan. At may mga tao din kaibigan na gustong or sinikap ng pag-isahin ang divided Europe. May mga tao ba na nagsusunikap na mapag-isa ang bansang Europa? Na magiging bansa ito muli na magkakaisa? Yan po ay isa kaibigan ay si Napoleon Bonaparte. Siguro alam niyo si Napoleon Bonaparte. Kailan niyo ba si Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte ay isang general. Matindi sa kanyang pagiging general. Kahit anong mga digmaan, nandun siya kaibigan. At kaibigan, kung titingnan po natin dito, sabi ng isang ministro kay Napoleon Bonaparte, sabi ng Daniel Dos, isang ministro, sabi sa kanya, hindi mo maipagkakaisa ang kaharian ng Europa. Yan ay nakasaad sa Biblia. Sabi ni Napoleon Bonaparte, hindi ako maniniwala dyan. Susuburin ko at gusto kong pag-isahin ang buong Europa. Alam niyo kung ano nangyari, kaibigan, pagdating sa digmaan doon sa Waterloo, siya ay natalo. Nandun na sana siya sa pinakataas na hakbang niya na masakop niya na at matalo niya na at ang buong Europa ay kanya na mapag-isa. Ngunit doon lamang, kaibigan, ulan lamang ang nagtigil sa kanya. Umulan po yun at naging putik po yung lahat at siya ay natalo. Dahil po doon, kaibigan, nalubog ang kanyang mga kawan at sila ay natalo doon sa Battle of Waterloo. At sabi niya, pagkatapos ng pagkatalo sa Waterloo, sabi niya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sobra-sobra para sa akin. Tignan niyo po, kaibigan, kanyang sinabi na ang Diyos, dahil alam nila, kanyang inuri ang Diyos, sobra-sobra ng Panginoon ang ginawa mo sa akin. Sabi ng Panginoon, hindi mo ito mapagkaisa. Si Hitler, meron din si Hitler na gustong sumakop sa buong Europa. Ngayon sila ba ay nagtagumpay, kaibigan? No. Dahil ano? Bakit? Dahil sinabi ng Biblia, hindi sila magkakalakipan. Kaibigan, kahit anong hakbang ng kahit sinong tao sa mundo na gustong pag-isahin ang Europa, hindi po ito mangyayari dahil ito ay sinasabi ng Biblia na hindi magkakalakipan ang bansang ito, kaibigan. Communism. Dumating sa panahon na para maging komunista na lahat. Ngayon, hindi din po ito nagtagumpay. So, ang tanong, kaibigan, ano ang hinaharap ng European Union? Ano bang hinaharap ito? Very simple. Ito po ang sagot, kaibigan. Daniel 2:43, basahin na lahat, ready go? Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalaki sa puti. Simply, hindi sila magkakalakipan. Siguro magkakalakipan sila for a time, ngunit hindi panghabang buhay, kaibigan. No, kaibigan, natin po i-review ang ating pag-aralan. Atin po nga, subaybayan ang lahat ng mga kaharian ito. Alam niyo po ba ang pinaka-amazing? Dahil tayo po, ay review natin. Ano yung una? Babylon na kaharian. Pangalawa? Medo-Persian, yung tanso. Ano yun? Greece. Ano yung bakal? Rome at yung putik na luto. At bakal? Hati? Europa. Hati na Europa. Pansin niyo po, kaibigan. Lahat ng ito ay sinabi ng Biblia. At kung babasahin niyo po ang lahat ng history na aklat, kayo po ay magsasummarize ng 2,500 years na history. Pero ano ang ating ginamit ng intindihan na masummarize ang 2,500 years na yan history? Ang Biblia na. Hindi mo na kailangan na napakaraming mga aklat upang maintindihan at manawa ng history. Gamit lang ang Biblia at maintindihan ang history. Biblia. Amen? Napaka-amazing. Absolute ibigan. Tanong ko po, saan po ba pinakita ang imahe nito sa panahon ng Babylon? Sa panahon ni Daniel. Ang tanong, kaibigan, ito ba ay totoong natupad ang kaharian ng Medo-Persia? Yes, natupad. Kundi sa history, habat ang tanso? Yes, natupad, kaibigan. Ang tanso, habat ang iron? Natupad po ito, habat ang hati ng Europa? Natupad po ito lahat. Hindi mo po ito dumating
sinabi ng Panginoon na ito ang mangyayari sa mundo. Nandito pa ba tayo sa Babylonia? O wala na dyan? Wala tayo dyan, di ba? Nandito ba tayo sa Middle Persia? Wala na. Sa Grecia, nandito ba tayo? Wala na tayo sa Greece. Habang sa Rome? Wala na tayo sa Rome. Saan na tayo kitigan? Nandito na po tayo sa hati ng Europa. Ang tanong ko ibig mo, dahil nandito na tayo sa hati ng Europa, ano ang kasunod na mangyayari? Ito po yung ating huling pag-aalala. Daniel 2:44, na may isang bato na tumama dito sa hati ng Europa. At ang lahat ng imahe niyan ay nabasa. Tignan natin anong bato niyan. Daniel 2:44, at sa mga kaarawan ng mga haring Laon, yung haring Laon yun? Yung mga leader na nag-intermarriage, yung mga gustong sakupin ang buong Europa. Sa panahon daw, sa kaarawan daw ng mga haring Laon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputul-putul-putulin at lilipunin niya ang lahat na kaharian ito at yaoy lalagi magpakailanman. Ito po ay itatrag ng Panginoon. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at tumutol ng mga bakal, ng kalso, ng putik, ng pilak, at ng ginto, itinalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa ano? Haharapin. At ang panaginip ay ano, kaibigan? Tunay. At ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Ito po, kaibigan, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil po sinabi ng Biblia, yan po ay tunay at totoo. Hindi po yan mababalik. Hindi po yan mawasa, kaibigan. Yan po ay tapat. Yan sinabi na yan. Ang tanong, sino ba itong batong ito? Na siyang tumama doon sa imahe at siyang nagwasa o nagbasag sa buong karyan ito. Kumakita pa dyan, kaibigan, sa 1 Corinthians 10:4 at Isaiah 28:16. May Biblia po kayo. Sali po yan at basahin po. Ang nagpapasimbolo po niyang kaibigan ay walang iba kundi si Jesus. So ibig sabihin, kaibigan, si Jesus ang nagpapasimbolo ng bato niyan. Binig ko sa kaibigan, pagkatapos ng kaharian ito ay ang pagbabalik ni Jesus. Kaibigan, kung tunay na natupad ang Babylonia, kung tunay na natupad ang Grecia, kung tunay na natupad ang iron, ang bakal, ang Roma, at ang hati na paa, at bakal at luto na puti, totoo po ba rin na babalik ang ating Panginoon Jesus? Yan ito na ibig sabihin. Walang duda. Babalik siya sa ating panahon. Yes. Ibig sabihin, kaibigan, nandito na po tayo sa kahulihan mga araw. Kasi nandito na tayo sa paa. Ang susunod na mangyayari ay ang ano? Ang pagbabalik ni Jesus. Alam natin na ang pagbabalik ni Jesus, kaibigan, kailangan natin malaman ang mga sinyalis. Sa ating panahon po ngayon, atin pong napatunayan na nandito na po tayo sa kahulihan mga araw. Bakit? Napakarami pa tayo na po, kaibigan. Kung napapansin niyo po, bawat balita po, may patayan tayong nakikita. Yung normal na mga nakikita natin, kaibigan, yung gutom sa ibang lugar, yung iba't ibang mga dugo na dumadaloy araw-araw ay naging normal sa ating paningin. Ngunit yun ay mga sinyalis sa malapit na pagparito ng ating Panginoon. Nandito na po tayo sa kanilang mga araw. Kahit nga, kaibigan, kung kita po natin yung statistic, noong 1900, yung statistic po ng lindol. Ito po ang lindol nung dati. Sa isang taon, isa lang. Pero pagdating ng 2000, kaibigan, isang araw, napakaraming lindol. At pagdating ng 2008, mas lumami pa ang lindol na nangyayari sa atin. Pwede na. Yan ay nagpapakilala, kaibigan, nagpapakita na nandito na tayo sa pamilyang mga araw. At hindi lang yan. Ang ating bansa ay nakaranas din ng super typhoon na tinatawag na Sendong. Yeah, right? Yung Sendong po, kaibigan, ng super typhoon, o Yolanda, rather. Yung Yolanda po na tumama doon sa Tacloban ba yun? Sa Leyte, yes, Tacloban Leyte. Na napakarami namatay po noon, kaibigan. Nagpapakita na tayo ay dito na sa kolonyang
Ngayon, ibigan, gusto ko pong ipaabot sa inyo na may pag-asa ko sa inaarap. May pag-asa inianda ang Panginoon sa iyong kanyang pag-asa. Ang kanyang pag-asa, kaibigan, ay ganito. Ikinig ko kayo. Kung kayong lahat ay may pagnanais, may mga hangad sa buhay na ganito ang magiging buhay ko natin pagkatapos ng 5 years, pagkatapos ng 10 years, pagkatapos ng 20 years. Ngayon, alam niyo po, kaibigan, na may mas magandang plano ang Panginoon sa'yo. Ang kanyang plano ay ikaw ay mamuhay magpakailanman. At ikaw ay makasama niya sa bayan niyang ginawa. At magpakailanman, kaibigan, ikaw ay naparoon sa bayan kanyang inyong para sa'yo. Doon, kaibigan, ay hindi na po kayo magtatayo ng bahay dahil inihanda na mismo ni Jesus ang tirahan. Inihanda ng lahat, kaibigan, ang pagkain mo. Lahat ng pangangailangan mo, kaibigan, ay nandun na. Inihanda niya. Ang gusto niya lang, pangkapilin siya kung magkak ay makasama sa kanyang kaya. Kaibigan, na-imagine ko ang kaharian nito na wala ng sigarilyo. Ang kaharian nito ay wala ng kabuluhan. Ang kaharian nito ay wala ng mga piki, wala ng mga bini. Lahat ay perfectong namumuhay na may lubusang kaligayahan sa kanilang buhay. Gusto mo ba makasali at makasama sa kaharian nito, kaibigan? Yan ba ang dalangin mo sa buhay mo? Na Lord, yes, nandito na po kami sa kahuluyang mga araw at gusto ko pong makasama sa kaharian nito, kaibigan, para sa akin. May pag-asa para sa iyo. Malapit na po, kaibigan, ang pagbabalik ni Jesus. Sabi nga sa John 14:13, sabi dyan, huwag magulunihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda po kayo ng dakong kalalagyan. Amen? Kaya inihanda ng Panginoon ang iyong forever na dream house. Amen for that? May dream house na magandang sa langit, kaibigan. Amen. At kung ako'y tumaroon at kayo'y may paghanda ng kalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa ating sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuhon, kaibigan. Ito yung pag-asa, kaibigan, pinabot ng Panginoon sa atin. Nandito na po tayo sa pamilyang mga araw. Malapit nang dumating si Jesus, kaibigan. May pag-asa para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Ang ulong dito ay lumipas na. May pag-asa para sa iyo. Persia, Greece at Roma. Nagdaan na. May pag-asa para sa iyo. Paang bakal at putik, dito na. With my pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Tayo ay nasa huling mga araw. May pag-asa para sa iyo, Propesiya ni Daniel, nakakapukaw. May pag-asa para sa iyo, ang bato ay malapit ng limitaw. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Kaibigan, ito ba ang dalangin mo na maging handa sa pagbabalik ni Jesus? Kung ikaw yan, kaibigan, hindi mo may pakita sa pagtaas ng iyong kamay at sasabihin kay Jesus, Lord, gusto ko maging kabahan sa dato ng iyong handa. Ayaw ang dalangin, kaibigan. Ay, tumayo sa pagkakamayon. Dakila po namin, Panginoon, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral na aming nakamtan sa gabi nito. Nagbibigay po ng panibagong motibo sa aming buhay na ikaw po ang siyang may napakagandang plano sa aming future. Hindi lang ang plano na temporary, Panginoon, kundi plano na habang buhay at magpakayan. Siliyon po ang aming mga desisyon. Nasa seminar na ito, patuloy po kami dadalo at aling pong tatanggapin sa Jesus araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, kamili sa matuloy sa pangalan ng Jesus. Amen. Bukas po, kaibigan, atin pong pag-aaralan ang Dinosaurs Through the Bible. Huwag po kayong mag-absent dahil napakaganda po na pag-aaral nito. The same time, siguro ngayong gabi ito, matagal tayo nakapagsimula, pero bukas po, kaibigan, alas 7 po ng gabi, magsisimula po tayo. God bless you and good night.